Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Riolonda ang tinaguriang pambansang bayani ng Pilipinas. Kinikilala hindi lamang sa kanyang katapangan, kung hindi sa kanyang katalinuhan. Nagsanay sa Universidad ng Paris at ng Heidelberg, isang makatang manunulat, diarista at nobelista. Sumulat ng No Limit Angere at El Filibusterismo na naging inspirasyon ng pagbabago noong panahon ng Kastila. Subalit hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin ang tunay na relihiyon ng pambansang bayani. Nagbago nga ba ng isip si Rizal sa kanyang kontrobersyal na retraction letter o hindi? Kung nais mong lumawak pa ang iyong pag-iisip at lumalim ng lubusan ang iyong pangunawa, himayin natin ang kasaysayan at sama-sama nating halungkatin ang sagot sa katanungang, totoo ba? Sino si Dr. Jose Rizal? Ito ay pinanganak noong 19 ng Hunyo taong 1861 sa Kalamba. Mula pa sa pagkabata, ang buhay ni Rizal ay nagsimulang mahubog sa kultura ng Pilipinas, ngunit sa ilalim ng pamamahala ng mga Kastila. Noong panahong iyon, napakalakas ng impluensya ng relihiyon sa mga institusyon, sa pamahalaan at sa mga universidad ng bansa. Marahil namulat ng maaga ang kanyang mga mata sa sistemang hindi nito nagustuhan. Noong taong 1872, pumasok ito sa Universidad ng Ateneo at nagpatuloy ito ng pagsasanay sa pagiging doktor sa Universidad naman ng Santo Tomas mga taong 1877. Pagsapit ng taong 1882, sa ikinagalit ng mga otoridad sa universidad ng ibang bayan si Rizal papuntang Espanya. Sa hindi inaasahang pangyayari, nakatagpo ito ng paniniwalang hindi nakagisnan sa bansang sinilangan. Ideolohiya na marahil nagbigay lakas sa dati nitong hinanakit laban sa mga mananakop ng Pilipinas. Ito ay ang prinsipyo ng Freemasonry. Ayon sa PhilippineMasonry.org, si Jose Rizal ay sumali sa Acacia Lodge ng Gran Oriente de España sa Madrid noong taong 1883. Noong 1890 naman, nagkaroon ng ranggo ito bilang Master Mason sa isang chapter ng Masonry, ang Lodge na La Solidaridad. Sa grupo ng Freemasons, nagkaroon ito ng panibagong adhikain na yayanig sa mga dayuhan na sumako sa minamahal nitong bansa. Ang tanong ng marami ay, ano ang Freemasonry? Ang Freemasonry ay isa sa pinakaunang fraternity sa buong kasaysayan. Nagsimula ito bilang samahan ng mga manggagawa. Ang ulat ng BBC, nagsimula raw ang grupo sa bansang England mga taong 1700s. Marami itong ritual at paraan ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga miyembro. Bagamat wala raw itong sentral na namamahala, mayroon itong isang katangian na ikinagagalit ng simbahan. Kung susuriin ang nakakakilabot na samahang Illuminati, mapagtatanto kung ano ang layunin ng Freemasonry. Dahil sa ang nagtaguyod ng Illuminati na si Adam Weishaupt ay dating kamiyembro ng mga Freemasons. Sa kasalukuyan, ang Illuminati ay inuugnay sa mga masasamang elemento katulad ng mga satanista at ang baliktad na krus. Subalit lingid sa kaalaman ng marami, ang unang Illuminati ay samahan ng mga scientifico sa Bavaria at mga maharlika sa Europa. Tinawag itong Illuminati o Illuminate dahil naniniwala sila na ang liwanag ng kaalaman ang tunay na katotohanan, hindi ang katotohanan ang iginigit ng mga namumuno sa relihiyon noon. Ang adhikain ng Illuminati at ng Freemasonry ay halos pareho upang kumalaban sa pang-aabuso ng mga namamahala sa simbahan.
Pagbalik ni Jose Rizal sa Pilipinas, daladala nito ang karagdagang impormasyon mula sa nasabing grupo. Mababasa sa Nolime Tangere at El Filibusterismo ang kanyang pananaw sa maling sistema ng mga Kastila, subalit hindi ito pinalampas ng pamahalaang Espanyol. Paglipas ng maraming taon, nakinita ni Rizal ang kanyang kapalaran sa kamay ng mga Kastila kung babalik ito sa bansa. Sa liham na isinulat sa kanyang magulang at mga kapatid, sinabi na handa itong isugal ang kanyang buhay upang iligtas ang marami. Malungkot nitong iminungkahi ang kanyang pag-aalala sa kanyang mga pamangkin at iba pa na mga nagdurusa sa kamay ng mga dayuhan. Napagtanto din ito na bilang na ang kanyang oras. Ito nga ang naganap noong 30 ng Disyembre, taong 1896. Sinintensyahan ng bayani sa pamamagitan ng firing squad. Isa ito sa pinakamalungkot na araw sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Nawala man ang magiting na lalaki sa piling ng mga minamahal nito, ang kanyang katapangan at kabayanihan ay hindi maialis sa nag-aapoy na puso at isipan ng mga Pilipino. Maraming mga liham sa pamilya ni Rizal ang naisulat nung ito ay nabubuhay pa. Ngunit isa sa mga isinulat ng bayani ang naging sanhi ng maraming pagtatalo hanggang ngayon. Ito ang sulat ng retraction letter. Ano ang tinaguriang retraction letter ni Rizal? Ang sabi sa Our Native Hero, ang tinaguriang retraction letter o ang kasulatan na mismong isinulat at pinirmahan ng pambansang bayani ay patunay na nagbalik-loob ito sa simbahan. Ang sabi sa sulat, binabawi ko ng buong puso ang anumang nasa aking salita, sulat, pahayag at ugali na taliwas sa katangian ng isang anak ng simbahan. Kinasusukluman ko ang masonry bilang kalaban ng simbahan at ng sanlibutan. Mga katagang hanggang ngayon ay umalingaw-ngaw sa pandinig ng marami. Mayroong naghihinala ng pahayag na ito ay hindi totoo. Sinabi ng National Historical Commission of the Philippines, isang sangay ng pamahalaan ng Pilipinas, na iba't ibang bersyon ng retraction ni Rizal ang lumabas matapos itong pumanaw. At ang iba raw ay mayroong maliliit na pagkakaiba. Ayon sa ibang ulat, ito daw ay ginawa ni Roman Roque, isang bihasa sa paggaya ng mga sulat kamay. Di umano siya rin ang gumawa ng sulat na naging dahilan ng pag-aaresto ni Emilio Aguinaldo. Subalit sa gitna ng pagtatalo, mayroong isang bagay na nakaligtaan. Ito ang grupo na sinalihan ng bayani, ang Free Masonry. Dahil hindi alam ng iba na maraming kasapi nito ay mga Kristiyano. Sabi sa Catholic Telegraph, mayroon daw mga aktibo sa simbahan na kasapi ng Freemasonry. Ganon din naman ang sabi sa Musée Protestant na maraming Protestante noong una ang nagpupulong sa loob ng samahang Freemasonry. Ibig sabihin, maaaring maging Freemason ang isa kahit na ito ay miyembro pa rin ng kanyang simbahan. Sa katunayan, ang sabi ng CBS News na hindi raw tinatanggap ng mga Freemasons ang mga ateista noong una. Sa madaling salita, maraming miyembro ng fraternity ay mga Kristiyano. Kung kaya kahit sumali dito si Jose Rizal, hindi ibig sabihin na tumiwalag ito sa kanyang relihiyon. Ano ang dahilan bakit sinulat ang retraction letter? Kung iisipin, nung nabubuhay pa ang bayani, walang pinahayag ito sa kanyang mga liham sa pamilya at mga kaibigan na ito ay magpapalit ng kanyang reliyon. Hindi rin ito hinikayat ang sinuman na umalis sa simbahan. Kung babasahin ang kanyang mga isinulat sa Nolime Tangere at sa El Filibusterismo, ang kanyang tunay na hinanakit at pagkapuot ay nakatuon sa pang-aabuso ng pamahalang Kastila
at ng mga namumuno sa simbahan. Hindi nito mismong kinutya ang paniniwala sa Diyos. Kaya posibleng hindi nagpalit ng relihiyon ang bayani. Sumali lamang ito sa isang samahang mayroong parehong pananaw. Kaya ang kanyang letter of retraction na nagpapatunay sa kanyang pagbabalik loob sa simbahan ay maaaring invalid o walang binisa. Dahil bakit ito babalik kung hindi naman siya umalis? Ayon sa mga naghihinala, ang retraction ay isinulat upang pahintulutan itong maikasal sa kanyang nobyang si Josephine Bracken. Sabi naman ng iba, ito ay sinulat upang maiwasan ang pang-aabuso ng mga Espanyol sa kanyang pamilya. At mayroong naniniwala na ito ay sinulat upang humingi ng tawad sa Diyos ang bayani bago patayin. Ano man ang katotohanan, tapos na ang digmaan. Wala na ang mga Kastila at malaya na ang Pilipinas. Marahil ang tunay na dahilan ay mananatiling nakaloob sa alaala ng mabuting bayani. Ang buhay ni Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda, pambansang bayani ng Pilipinas, ay isa sa mga mahalagang bahagi ng kasaysayan. Naging inspirasyon ito ng mga revolusyonaryo na lumaban na nagpatalsik sa mga mananakop. Anong aral ang mapupulot dito? Ang relihiyon, kung gagamitin sa kabutihan at sa kapakanan ng sanlibutan, ay isang napakalakas na puwersang dadaig sa anumang kasamaan. Hindi ka man isang Jose Rizal, marahil sa iyong pagmamalsakit sa kapwa ngayong panahon ng kahirapan, ay makilala kang isang munting bayani sa sarili mong pamamaraan. Iyong nasaksihan ang mga patunay hinggil sa buhay ng magiting na bayani. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ang iyong pangunawa. May katotohanan ba ang letter of retraction ni Rizal o wala? Ano sa palagay mo? Ikaw ang humusga. Mayroong mga naniniwala at mayroon din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba?